Ngayong araw ng kalayaan, may pakulo ang ilang gasolinahan ang pagbibigay diskwento sa mga motoristang may kapangalan na bayani. Yan at iba pang paraan ang pagdiriwang ng Independence Day sa report ni Von Aquino. Musikang Pinoy na Pinoy ang handog ng University of Baguio Rondalia Ensemble ngayong araw ng kalayaan. Tinugtog ng grupo ang mga klasikong awitin at himig Pinoy. Pinangunahan naman ng Philippine Military Academy ang parada. Iwinagayway naman ng mga nanood ang watawat ng Pilipinas. Mga katutubong sayaw naman ang ibinida ng mga lumad na puwanon sa Bohol. Paraan daw nila ito para hikayatin ang mga Boholano na mahalin ang sarili nating kultura. Sa pamagitan naman ng theatrical performance ng local performers ng Coronadal North Cotabato, ipinakita ang pinagdaan ng pagsubok ng mga Pilipino bago nakamit ang kalayaang tinatamasa ng bansa. May mga tumugtog din ang musical instruments at umawit ng awiting Pilipino. Nakadisplay naman sa plaza ng Bontoc Mountain Province ang ebolusyon ng watawat ng Pilipinas. Pag-alala ito sa naging pagsisika para makamtan ang kasarinlan ng bayan. Bida naman sa isang mall sa Nueva Ecija ang malaking bandera ng Pilipinas na gawa sa rice hash at rice paddy. Ang mga motorista namang kapangalan ng mga bayani na pasugod sa ilang gasolinahan. May diskwento kasi sila sa langis ngayong Independence Day. 6 pesos kada litro ang diskwento sa diesel habang 12 pesos naman sa gasolina. Poltang sir, aking bagay din sir. Kasi pag one din yun, pamasada rin yun. Pinagmamalaki ko yung pangalan kahit tinasar nila ako kasi na pang old school daw. Pero sabi ko okay lang kasi ano naman, unique naman. Hindi rin nagpahuli sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ang mga Pinoy abroad. Sa Rome, Italy, makulay at magarbo ang parada. Tampok ang mga Filipina na inspired at mga katutubong kasuotan. Pinatingkad pa ang selebrasyon ng mga awit at sayaw na Pinoy na Pinoy. Ang grande naman ang pinaplanong selebrasyon sa Dubai, UAE. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, tampok sa Imagined Light and Sound Show ang watawat ng Pilipinas sa dalawang malalaking lokasyon sa Dubai. Yan ang Burj Khalifa at Dubai Festival City. We've coordinated with a couple of agencies and offices here to make possible a celebration that does not just end with the Filipino community but beyond. Pero sa gitna ng makulay at engrande mga selebrasyong ito sa loob at labas ng bansa, ang tanong ngayon, masasabi nga bang malaya na ang ating bansa? Sa ngayon, hindi po. Kasi humihingi pa rin yung Pangulo natin ng tulong sa ibang bansa. Sa ngayon, hindi pa. Bakit po? Eh, magulo eh. Malaya at eh. Mapayapa. Yan lang. Yan lang. Katahimikan. Von Aquino, GMA News.